Welcome to the Life Giver Church, where new life begins, and we want to welcome you sa ating pong midweek Bible study for tonight. And tonight we will be submitting to you the last part of the seven letters of the Lord Jesus Christ to the seven churches in Asia Minor, which we can find in Revelation chapter 2 and chapter 3. Over the past several Wednesdays, we have discussed on the messages of Jesus to the six churches, and now we will be wrapping up and concluding the seven letters or seven messages sa church ng Laodicea. And we would like to say thank you to all of you for faithfully following us over our Facebook Live streaming, over our The Life Giver Church Facebook page. Maraming salamat po that over the past many Wednesdays, you have been with us and faithfully you follow us through our midweek Bible study. And tonight, we will be wrapping up and we will be concluding with the topics. And we hope and pray that over the past several Wednesdays, you are blessed, you are enlightened, and you are encouraged to continue in our journey. Hallelujah, especially our journey unto His grace. Tapos sa gabing ito, whatever gadgets or devices you want to use for our study, I have my Bible with me. Grab your Bible, and tonight we continue on reading sa verse 14 to 22 ng Revelation chapter 3. And the message which we will be commencing tonight is the message of Jesus to the church in Laodicea, the seven amongst the seven churches, the seventh among the seven churches in Asia Minor. So again, grab your Bible and read with me. I will be reading from the King James Version of the Bible, Revelation chapter 3, verse 14 to 22. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretch, miserable, and poor, and blind, and naked, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Verse 22, He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. O, napakahalagang paksa na atin pong i-conclude mula po sa gabing ito hanggang sa mga susunod na mga Wednesdays. At ito po ay napakahalagang paalala ng Panginoon, hindi lamang para sa church ng Laodicea, kundi para sa lahat ng church, sa lahat ng kasaysayan, pati yung mga churches na inabot ng mga huling araw at ng mga huling panahon. Huwag niyo pong iisipin na ang mensahe pong ito ng Panginoong Jesus palibhasa ay ibinigay at isinulat sa pitong iglesia ng Asia Minor
during the first late ng first century ay isipin natin ito'y para lamang sa kanila. Nais ko pong ipahayag sa inyo na ang lahat ng mensaheng ito ng ating Panginoong Jesus ay lumalapat din at mahalagang mai-apply sa lahat ng iglesia, sa lahat ng kasaysayan, sa lahat ng panahon. Kaya po, ipagpapatuloy natin ngayong gabi at dalangin ko na sa mga susunod na mga Wednesdays pang darating, sa pagtalakay natin ng mahalagang paksa po na ito, ay marami po tayong matutunan, mapalakas at mapatibay ang ating pananampalataya at maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So muli, ang topic pong ito ay ang sulat, mensahe ng ating Panginoong Jesus para po sa ikapitong iglesia, ang Laodicea. So simulan po natin ang ating pagpaksa. Actually, maraming corrections ang Panginoon sa mga talatang binasa natin. May mga rebuke ang Panginoon, may mga babala at may mga paalala. Isa sa na-struck po akong mensahe dito ay nung sabihin ng Panginoon, "Behold, I stand at the door and knock." So itong talatang ito sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi po, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him." Now taken from that particular verse, makikita natin ang Panginoong Yesus ay hindi nakatayo sa loob ng iglesia ng Laodicea. Kung hindi siya po ay nasa labas ng pintuan ng iglesia ng Laodicea. Kakaiba doon sa mga iglesia, sa anim na iglesia, na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng iglesia. Ito po, ang Panginoon ay kumakatok sa labas ng pintuan ng iglesia ng Laodicea. At ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong pagbubuksan, ako'y papasok at makikisalo sa inyo. So malinaw na binabanggit ng Panginoon na hindi siya nandoon sa kalagitnaan sa loob, kung hindi siya ay nasa labas ng pintuan ng iglesia. Isang napakabigat na paalala, isang napakabigat at mahalagang mensahe. At para dito ay nakalulungkot na sabihing ang iglesyang ito, hindi ang Panginoon ang Panginoon. Ang iglesyang ito, wala sa loob ang Panginoong Jesus. At ayaw nating mangyari yan. Ayaw nating maganap sa church natin na ang Panginoon ay nasa labas ng pinto at kumakatok at naghahangad na i-welcome. Gusto nyo ba yun? Walang sino mang maghahangad ng ganung kalagayan ng paglilingkod o ng iglesia. Pero dito po, malinaw na ang Panginoon ay nasa labas ng pinto ng iglesia at siya'y kumakatok at naghahangad na makapasok. So yan lang, isa lang yan sa mahalagang pag-uusapan po natin. At dito po, pinag-usapan din na binanggit din ng Panginoon na nanaisin ko pang kayo'y malamig. Nanaisin ko pang kayo'y maging mainit. Kesa kayo ay maging maligamgam. Sapagkat kung kayo'y manatiling maligamgam, isusuka ko kayo. So napakabigat na mga rebukes ng Panginoon. At yan po'y tatalakayin din natin sa mga susunod na mga pag-aaral po natin. At marami pang bahagi ng talata na hindi po madaling ipaliwanag at unawain kung babasahin lang natin sa mababaw na pagbasa. So as we read these following passages with, hallelujah, in its surface o surface reading lamang, hindi madaling intindihin. Kaya po, sa tulong at patnubay ng Espiritu ng Panginoon, ang panalangin ko ay magabayan tayo sa katotohanan at mapalalim ang ating pag-unawa sa mga parang itinuturing na mga talinghaga ng Panginoon
na kanyang ibinahagi kay Apostle John, hallelujah, para sa lahat ng iglesia. So simulan po natin, Revelation chapter 3, verse 1. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sa loob ng maraming mga Wednesdays na nakalipas, ng atin pong pag-usapan ang anim na iglesia, lahat ng kanyang liham, lahat ng kanyang mensahe, ay ina-address po niya to the angel of the church. Hindi direktang nakipag-usap ang Panginoon sa congregations o dun sa local body, kung hindi ang unang kinausap at pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang sulat ay ang anghel ng pitong iglesia. At nilinaw natin na ang anghel na binabanggit po dito ay translated from the Greek word angelos or angelos. At tignan po natin, I will be reading from my notes, hallelujah, kasi marami po tayong i-cover na mga talata o bahagi ng talata ngayong gabi. But allow me to read from my notes. At tignan po natin kung sino ba yung angel of the church. At ako naniniwala, kung kayo po'y sumubaybay sa amin sa mga nakalipas na Wednesdays, alam na natin kung sino yung angel of the church. Pero re-review lang natin uli. For the sake of those who were not able to follow us over the past several Wednesdays, i-review lang natin uli. Pero napag-usapan na po natin ito. Again, I will be reading from my notes. Unto the angel. The word angel comes from the Greek word angelos. At ang angelos is not just a divine messenger, but a human messenger. So ang angelos na binabanggit po dito, tao, human messenger. One who sent on a special mission, one dispatched to perform a special assignment, a delegate or a dignitary. At ito po, significantly, it features a role of a pastor, a messenger of God. So yan po yung angelos. Ito ay walang iba kung hindi yung mga pinagkatiwalaan ng pamamahala sa lokal na iglesia. At ang sino mang pinagkatiwalaan ng pamamahala sa lokal na iglesia ay ang mga pastor. Pwedeng bishop o obispo. Na po, sa fivefold ministry offices na mababasa natin sa Ephesians 4:11, may limang pangunahing ministry offices na ang Panginoon ang tumawag, nagtayo o nagtatag. At ang limang pangunahing ministry offices ay apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yun po yung limang pangunahin. And among the fivefold ministry offices, ang pinagkatiwalaan ng government sa local church ay ang pastor. Apo, hindi apostle, hindi prophet, hindi teacher, hindi evangelist, pastor. Kaya sa 1 Corinthians chapter 12, yung binabanggit ni Apostle Paul na government ay hindi po yung fivefold ministry offices. Yung government na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 12 ay ang pastor. Kaya dito po, malinaw na ang kinakausap ng Panginoon sa iglesyang ito ay ang pastor, ang bishop, yung overseer ng local church. At so ang pastor, ang tungkulin niya, makinig sa mensahe ng Panginoong Yesus. Humingi siya ng patnubay sa Espiritu ng Panginoon. I-ingest, i-digest, at i-meditate yung lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita sa patnubay ng Espiritu. Then ang tungkulin niya,
i-submit niya o i-lay down niya lahat ng narinig niya, lahat ng tinatanggap niya sa Panginoon sa patnubay ng Espiritu from the Word of God, i-meditate niya yan, tatanggapin niya yan, ilalagay niya sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso. Then after that, i-lay down, isasubmit niya sa kongregasyon. Walang bawas, walang kulang. So yun po yung angelos na kinausap ng Panginoon. Kaya sa local church, hallelujah, hindi nangungusap ang Panginoon basta-basta sa mga members ng local church. Kung hindi nakikipag-usap muna siya doon sa namamahala. At ito'y ang pastor o ang bishop. At ito'y ginagawa ng Panginoon tulad sa mga nakalipas na pagtalakay po natin, sapagkat kinikilala ng Panginoon yung divine order of authority sa local church. Pinahahalagahan niya yung in-establish niyang pamahalaan. Mahalaga sa Panginoon yun. Siya ang pumili, siya ang tumawag, siya ang nagtayo ng pastor sa local church. Kaya pinahahalagahan niya yung divine order of authority ng itinalaga niya sa church. At hindi niya basta-basta ibabypass yung kanyang pastor tapos kakausapin niya yung mga members. Hindi po ganoon. Ang Panginoon naniniwala sa kahalagahan at sa pagpaggalang sa itinakda at itinalagang pinuno at pamamahala ng lokal na iglesia. I hope and pray na maunawaan po natin yan. Kahit gaano katalino yung members mo, kahit gaano ka-spiritual yung mga members mo, ang Panginoon sa pastor pa rin unang nakikipag-usap. Kaya kung merong tinatanggap ang mga members, i-confirm lang yan ni pastor. Sapagkat hindi members muna ang kakausapin, kung hindi yung mga itinalaga niyang pinuno na namamahala sa lokal na iglesia. I hope we respect our divine authority. As much as the Lord Jesus Christ, the head of the body, the head of the church, is respecting his own divine authority. Kaya pagka ganyan na nangyayari sa church, tignan ninyo, nagkakaroon ng problema kapag may mga members na pinangungunahan at magaling pa dun sa kanilang pastor. Later on, makikita ninyo nagkakaroon ng schism, nagkakaroon ng problema sa loob ng church. Because that is not Jesus' way of governing and leading the church. And Jesus' way of leading the church is he will deal first with the angelos of the local church, of the local body. At sa loob ng maraming Wednesdays, na i-emphasize po natin yan. Kaya sa mga minamahal na mga members at mga minamahal na mga pastor, igalang po natin ang pamahalaan at ang pamamaraan ng Panginoon patungkol sa kung papaano alagaan at i-manage ang isang local church. Irespeto po natin. Kaya yung mga pastor po ninyo, angel po yan eh. Kaya pwede nyong tawagin yung mga pastor nyo. Pero minsan tawag nyo si Angel Leo, si Angel Jason. Hallelujah. At maniwala kayo, hindi mga fallen angels yan. Yan po ay mga human messenger. Amen. Hallelujah. So, unto the angel of the church of the Laodiceans. Na pag pinag-usapan naman po yung salitang church, yung salitang iglesia, ito po'y galing sa Greek translations na ekklesia. Ang ekklesia ay dalawang salita na pinagsama. It is a compound words of ek and kaleo. The word ek is out, and kaleo means called, the summon.
So pag pinagsama natin yung ekkaleo, tinawag mula sa, called out. Ek is out, kaleo is called. Kaya pag pinagsama mo yung ekkaleo o ekklesia, the called out ones. Originally, ang salitang iglesia ay hindi po spiritual. Originally, the word for church, which has originated from the city of Athens, sa lungsod ng Atenas, ginamit po nila ang salitang ekklesia. And it was originally used as a political term. It's not spiritual term, it's political term. At tinignan ko po yung political term ng ekklesia, which has originated from the city of Athens, at ito po yung definition ng ekklesia o church, politically speaking. So, tignan po natin. Church in its political definition depicts a called, separated assembly, a prestigious assembly of distinguished citizens who determined laws, debated public policy, formulated new policy, argued and ruled in judicial matters, elected chief magistrates, one who decided who should be banished or who should be elected. So these are a group of distinguished citizens in the city. Nagtitipon-tipon sila, pinili sila. At pagkatapos silang piliin, mula sa kalipunan ng kanilang lipo, ng kanilang society, sila po ay nagkakatipon sa layuning sila ang mag-uusap patungkol sa mga political issues, pag-uusapan ng mga batas na dapat ipatupad, at higit sa diyan, sila po ang halos namimili ng mga mamumuno sa pamahalaan o di kaya yung iyahalal na mga pinuno ng pamahalaan. Kaya pala hindi katakataka na maraming iglesia, lalo na dito sa Pilipinas, na ginagamit nila yung kanilang iglesia para mag-endorse ng magiging susunod na presidente, senador, congressman, pati nga mga mayors eh. Siguro hindi pera yung mga barangay tanod. Pero yung mga iglesia, ginagamit nila yung kanilang kalipunan para sila ang magdikta kung sino yung magiging susunod na mamamahala. Siguro nalalaman ng mga nagtayo ng iglesyang ito, ng mga relihiyon na ito, na ito yung original na kahulugan ng iglesia. Sila ay binigyan ng karapatan mamili at magpaalis ng mga namamahala sapagkat yung original na kahulugan ng iglesia ito po. Kaya lang, hindi po yan ang espiritual na layunin ng iglesia eh. Kaya nakalulungkot na kapag ito ang gagamitin mong kahulugan ng iglesia, eh talagang gagamitin mo ang iglesia at relihiyon mo para diktahan ang kalooban ng mga tao kung sino yung susunod na mayor, susunod na senador, susunod na congressman o pangulo. But this is not the spiritual meaning of the word church. Kaya, hallelujah. Tingnan naman natin, sabi po, originally, the word for church is a very political term that was used in the city of Athens. People with power and influence were members of a political body with at least 6,000 members who were called from Athens, and together they rule, together they made decisions, they even worshiped together, and they have a leader who was called a kairos or a preacher. So yan po yung iglesia sa political arena. Hallelujah. Pero tignan po natin ngayon ang iglesia sa spiritual
context nito spiritually. Meron din po ako, sinulat ko din po yung spiritual purpose ng iglesia. A body of believers who've been called out. So a body of believers. Mga mananampalataya na hinango mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng liwanag ng ating Panginoong Jesus. A body of believers who have been called out, called forth, selected and assembled to be God's representative in every city, in every town, state, or nation. A body called to make decisions that affect the atmosphere of a region. So kung ang political meaning ng church ay binibigyan sila ng karapatan para maka-impluensya at maka-apekto sa pamamahay at pamumuhay ng isang lipunan, tayo ding iglesia na tinawag ng Panginoon ay may layuning hindi rin manahimik, hindi rin lang parang api-apihang mga grupo ng mga tao sa isang bayan, kung hindi ang layunin ng Panginoon sa ating pagtitipon at pagsasama ay magkaroon tayo ng kapangyarihan, magkaroon tayo ng impluensya, maging pagpapala tayo, maging katuwang at katulong tayo sa pamayanan ng ating ginagalawan. So hindi naman nandyan ka lang sa isang sulok ng inyong barangay na walang katuturan, walang halaga. Hindi po yun. Ang kalooban ng Panginoon sa isang iglesia ay maging pagpapala sa isang lipunan at higit sa lahat maka-impluwensya sa mga tao na namamahay sa isang bayan. It is the will of God for your church to influence. It is the will of God for your church to be a channel of blessings, to be a shining light in the community. Hindi kayo nandiyan na nananahimik na parang walang church dyan sa inyong barangay. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon na ang iglesia ninyo gaano man kaliit, hindi man kasing yaman ng mga mega churches, ang kalooban ng Panginoon, kayo po ay maka-impluensya. Kayo po ay maging channel ng pagpapala at maka-apekto sa pamumuhay sa inyong pamayanan. So yun po ang kalooban ng Panginoon sa church. Hindi yung church ninyo parang api-apihan, walang halaga sa inyong lipunan, at parang nandyan lang yung church ninyo na tahanan ng mga mahihirap, na wala nang ginawa linggo-linggo kung hindi dumaing ng dumaing sa Panginoon at mamalimos ng biyaya. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Kasi may narinig akong ganyan eh, isang mayaman. Na born again yung asawa niyang, yung mayaman, yung asawa ng mayaman, at nakasama namin sa gawain. Nagpapatotoo yung si ate, hindi ko na babanggitin yung pangalan, sabi niya, gusto ko sanang yayain yung aking asawa eh. Lagi ko siyang ipinagpe-pray at pinagdadasal na isang araw ay makasama namin sa The Life Giver Church. Kaya lang ayaw niyang sumama. Ang lagi niyang sinasabi, bakit ako sasama sa inyo? Linggo-linggo na lang, nagkakatipon kayong mahihirap, na wala kayong ginawa kung hindi dumaing at mamalimos sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, napakasakit naman. Napakasakit naman magsalita ng iyong asawa. Na kami ay nagkakatipon linggo-linggo para lamang mamalimos. Mga taong mahihirap na nagmamakaawa sa biyaya ng Panginoon. Opo, narinig ko po yan. At yan ay naging malaking hamon para sa akin, para sa atin. Na hindi yan ang kalooban ng Diyos, kaya may church. Ang church hindi namamalimos. Ang church, ang mga mananampalataya sa church, hindi dumadaing lamang. At nagmamakaawang bigyan ng bendisyon at pagpalain ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa church, tayo ay maging pagpapala. Hindi tayo lang hingi ng hingi, kung hindi tayo'y maging daluyan din ng biyaya. Maging liwanag sa madilim na lipunan at maka-impluensya kahit sa mga nakatayo at nakaupo sa pamahalaan. Yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi api-apihan at inaalipustang mga mananampalatayang wala nang ginawa kung hindi dumaing at magmakaawa sa biyaya ng Panginoon.
Kaya ang sabi po, these are a body of believers who have been called out, called forth, selected and assembled to be the representative of God. Yan ang kalooban ng Panginoon sa church, sa inyong city, sa inyong town, sa inyong state, sa inyong bansa. A body called to make decisions that will affect the atmosphere of your community. Hallelujah. Pagpatuloy pa po natin. In this verse, Revelation chapter 3 verse 14, in this verse, Jesus once again used the Greek word ekklesia, translated church, referring to a body of individuals whom God had given the honor and the privilege of being called forth. Hallelujah! Hindi ka pa natutuwa na ikaw ay sa dinami-dami ng mga taong nabubuhay sa kaharian ng kadiliman. Ikaw ay pinili, tinawag at hinango upang maging kinatawan ng Panginoon, hallelujah, na may pribilehiyong, hallelujah, ipakita at ipakilala ang Panginoon, separated unto Him, to assemble together for the purpose of furthering His kingdom. This is the will of God for the church. And this is the message of the Lord Jesus Christ to your church. It is His will for you to be the representative of God, selected from among many in the kingdom of darkness for the purpose of furthering the will of God, furthering the gospel of grace, furthering the kingdom of God. Yan po yung kalooban ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa gawain po na ito ng The Life Giver Church at sa iba pang mga iglesia, magngagalak kayo at mga tuwa. Sapagkat kung kayo ay kabilang na sa iglesia, kayo'y tinawag at tinango mula sa kaharian dati ng kadiliman at kayo'y inilipat sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. At yan ay mababasa natin sa ilang mga talata. Hallelujah. Katulad ng Colossians 1:12-14 from the New Living Translations. Ang sabi po, always thanking the Father, He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people. So ikaw ay isinama sa magiging tagapagmana ng mga biyaya at benepisyo ng kaharian bilang iglesia. Bilang iglesia. Iglesia ka. At bilang iglesia, individual na iglesia, ikaw ay hinango at ibinilang sa magiging kasamang tagapagmana ng mga benepisyo, pribilehiyo at biyaya ng kaharian. Hallelujah. Ang sabi po, He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. So you were hoisted from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son, the kingdom of Jesus. At ang kingdom ni Jesus, sabi po, hallelujah, ay kaharian ng kaliwanagan who has purchased our freedom and forgave our sins. Nang ikaw ay tawaging iglesia, binayaran ka, binili at tinubos ng ating Panginoong Jesus. At nang ikaw ay tubusin, bayaran at bilhin ng kanyang banal na dugo, kalakip nito, pinatawad niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya ikaw, kung kikilalanin mong ikaw ay kabilang sa iglesia na hinango ng Panginoon mula sa kadiliman, ikaw ay kasamang tagapagmana ng mga biyaya. At higit sa lahat, binigyan ka't binili ang iyong kalayaan kasama ng pagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang gandang talata, very strong and powerful passage. We have been translated from the kingdom of darkness and we were hoisted to the kingdom of His dear Son who purchased our freedom and who forgave all our sins. That's the church. Yan ang itsura mo sa harap ng Panginoon. Yan ang identity mo, yan ang larawan mo sa harap ng Panginoon. Ikaw ay pinalaya sa kaharian ng kadiliman. Ikaw hindi lang pinalaya, pinagpala
At higit sa pinagpala, ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. And that's a church. Hallelujah. Yan po ang definition po nito. So, sabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 9, reading again from the New Living Translation, "But you are not like that, for you are a chosen people." You are a chosen people. You are a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. Glory be to God. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His marvelous light. That's who you are. That's your identity. These are your benefits. These are your privileges. As being selected, chosen from among many, and hoisted from the kingdom of darkness, to be delivered, to be translated to the kingdom of Jesus. Na hindi ka basta-basta, kapatid. You are somebody special. You are God's possession. Ang Diyos ang may-ari sa'yo. Hallelujah. Kaya ikaw ay mahalaga. Larawan mo ay isang ice cream. Hallelujah. Na hindi lang halo-halo ang laman, kung hindi may halo-halo na may ice cream sa ibabaw, may leche plan at may ube. Hallelujah. Because you are somebody special before the Lord God Almighty. At yan ang church. Yan ang church. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, binigyan po natin ng diin yung political term ng church. At ngayon, naunawaan natin yung spiritual term ng church. Spiritual definition ng church. At ang panalangin ko, magampanan natin. Maikapamuhay natin at ipagpasalamat na sa bilyong tao na namumuhay sa mundo, isa ka sa pinili, tinawag, at hinango. At ngayon ay itinuturing, hallelujah, na napakahalagang kayamanan at pag-aari ng Panginoon. That's who you are. And you rejoice in that identity. So again, unto the angel of the church in Laodicea, write, hallelujah. So, pag-usapan po natin yung city of Laodicea. Yung city ng Laodicea. Actually, the original name of the city was Diaspilus. Diaspilus. Which means the city of Zeus. Yung goddess ng mga Greeks. City of Zeus. Later on, si Antiochus II came along and named the city Laodicea, in honor of that wicked queen na ang pangalan po ay si Laodicea. At yung pong Laodicea, actually it was attributed to the queen, ang pangalan po Laodicea. At ito pong Laodicea, compounded po na dalawang Greek words na leos at saka po dike o dise. Ibig sabihin po ng leos ay mga tao. At yung dike o dice, ang ibig sabihin po ay to judge or to rule. Kaya pag pinagsama natin yung Laodicea o Laodicea, it means people rule. Ang tao ang namamayani. Ang tao ang namamahala. Kapangyarihan ng tao ang umiiral. Kaya sa lungsod ng Laodicea, hindi si Lord at ang pagiging Panginoon niya ang umiiral sa lungsod. Hindi rin si Jesus ang Panginoon ng iglesia. Bagamat iglesyang itinatag ayon sana sa pangalan ng Panginoon, pero ikinalulungkot naming sabihin, ang iglesyang ito, hindi si Jesus ang namamayani, hindi si Jesus ang Panginoon, kung hindi taken from the name, mga tao ang umiiral, ang namamahala, at ang Panginoon ng iglesyang ito. Kaya nga si Jesus sa Revelation 3:20, kumakatok sa pintuan ng Laodicea.
Kumakatong siya at ang ibig sabihin, he is standing at the door and knock. Yung pong knock po doon is pounding the door, pounding. Ibig sabihin ng pounding, talagang kinakalabog niya, sinusuntok niya yung pinto para mabuksan. So ganun ka-extreme yung ginamit na salitang the Lord is standing at the door and knock. And the word to knock is to pound until the people will open the door for Jesus. So ibig sabihin, from the name of the city, Laodicea, it means even sa church, hindi si Jesus ang Panginoon. Hindi si Jesus ang namamahala, ang namamayani. Kaya nga nakakalungkot, ano? May mga iglesyang ganyan eh. May mga iglesyang tao ang nagtayo, tao ang namamahala, at tao pa rin ang umiiral, kapangyarihan at alituntunin at batas at regulasyon ng tao. At huwag kayong mabigla kahit sa church na mga born again ay hindi na ang Panginoon ang namamayani, ang Panginoon. Kung hindi yung kagustuhan na lang ng mga pinuno. Kaya merong congregational church eh, na yung kagustuhan ng mga tao ang namamayani. Praise God. So, maraming mga sinagoga ni Satanas. Now, ang Laodicea, the city of Laodicea, actually is located or was located between the city of Hierapolis, dito po. Tapos, and Colossae. Yung Colossae. So, nandito po yung Hierapolis, nandito po yung Laodicea, nandito po sa ilalim yung Colossae, yung city of Colossae. So, in between. Sa seven churches, nandito po yung, kung yung pitong iglesia, nandito po yung Philadelphia, nandito po yung Laodicea, tapos nandito po yung Ephesus. Pagka i-journey nyo yan, itatravel nyo yan, paikot lang yan eh. Laodicea, Smyrna, Pergamum, Chatira, tapos dito Sardis, tapos po susunod Philadelphia, tapos Laodicea. Pagpaikot lang po ganon. Paikot po. Kaya yung sulat na binigay sa Epeso, umikot lang po yung sulat papunta sa Laodicea. So pag dalawang iglesia, Epeso at saka Philadelphia, Laodicea. Pero kapag pangunahing prominenteng lungsod ang pag-uusapan, siya ay nasa pagitan ng Hierapolis at saka po ng Colossae. Kaya may mababasa tayo sa sulat ni Apostle Paul. Kung sino, actually probability lang po ito. Pero sinasabi po nila na ang nagtayo ng church ng Laodicea ay si Epaphras. At pagkatapos, pinaalagaan ito, nagsimula ito sa house church. At ang house church na ginamit po nila para magsimula ang church ng Laodicea ay ang household ni Nympha. Tapos ang pinagkatiwala ang magbantay ng church ng Laodicea, bagamat itinatag ni Epaphras, ang pinagkatiwala ang mag-handle ng house church na Laodicea ay si, hallelujah, sino ba si, tingnan po natin sa Colossians chapter 4. Tingnan natin yung background, yung historical background. Colossians chapter 4, verse 11 or 12. Tingnan po natin na. Para makita natin yung background ng church ng Laodicea. Verse 12. Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you always, laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. So, Epaphras po yan. For I bear him witness
that he has a great zeal for you and those who are in Laodicea and those in Hierapolis. So dalawang prominenteng lungsod, parehong mayamang lungsod, Hierapolis at saka po Colossae. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Greet the brethren who are in Laodicea and Nympas and the church that is in his house. So household church po ito na naitayo sa Laodicea, at yung household church, si Nympa ang may-ari. Yan po. Now when this epistle is read among you, see that it is read also in the church of the Laodiceans, that you likewise read the epistle from Laodicea. And say to Archippus. So ang lumalabas po na pinaghandle ni Epaphras at ni Apostle Paul ay si Archippus. Kaya lang si Archippus po may babala si Apostle Paul. At ang babala ni Apostle Paul, take heed to the ministry which you have received in the Lord that you may fulfill it. So ang babala ni Apostle Paul, ni Epaphras kay Archippus, sana'y gampanan mo yung iyong tungkulin. Gampanan mo yung iyong tungkulin, tinanggap mo sa Panginoon. Kaya po dito may probability na nang ipagkatiwala kay Archippus yung Church of Laodicea, hindi niya ginampanan ng totoo yung kanyang paglilingkod sa iglesia. Kaya ang iglesyang ito, dahil sa negligence ni Archippus, ang iglesyang ito hindi ang Panginoon ang naging Panginoon, kung hindi ang constitution ng kongregasyon. Yung alam niyo yung typical congregational church, na ang kongregasyon ang may say, ang kongregasyon ang may batas, ang kongregasyon ang umiiral. Kaya pag ikaw pastor, napagpasyahan ng kongregasyon 3/4 o 1/3 of popular voting from the congregation, tanggal kang pastor ka. Kahit 10 taong ka nang nag-aalaga ng church mo at pinagkaisahan ka ng congregational decision, maniwala ka, walang saysay ang 10 taong paghihirap mo, sapagkat ang umiiral ay ang pamahalaan at konstitusyon ng kongregasyon. That is the meaning of Laodicea. People rule, people judge, not the Lord. Kaya ang sabi po dito, may probability lang na parang binababalaan ni Apostle Paul at ni Epaphras si Archippus na gampanan mo yung tungkulin. Huwag kang maging negligent. Huwag mo pabayaan. Huwag kang gala ng gala. May kongregasyon ka, alis ka ng alis. Hallelujah, sa church mo. Tapos magugulat ka, hindi ka na iginagalang ng mga member mo. Eh paano kang igagalang? Eh pagkapupunta ka sa church mo, parang ikaw ay guest speaker. Samantalang pastor ka. Diba? So kaya ka nga pastor eh. Hallelujah. Yan po yung nangyari kay Archippus. Basahin nga natin sa Tagalog, para binasa ko po kanina sa Tagalog eh. Ito ang paalala ni Apostol Pablo kay Archippus. Sabi na, hallelujah. At pakisabi ninyo kay Archippo. Pakisabi nyo nga sa mga pastor natin. Pakisabi nyo nga na ipagpatuloy ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ipagpatuloy nyo ang gawain tinanggap niyo sa Panginoon. Hallelujah. Ipagpatuloy ninyo. So ibig sabihin, may babala na binigyan ka ng tungkulin. Pinagkatiwalaan kang magpastor. Binigyan ka ng karapatang pamahalaan at pamunuan. Ipagpatuloy mo sana yung ministeryo at yung tungkuling ibinigay sa iyo ng Panginoon. At yan po yung paalala kay Archippus. Hallelujah. At ang nagpaalala po si Epaphras, nagpaalala pati si Apostle Paul.
At siya po yung nag-handle ng church sa city ng Laodicea. Kaya hindi nakakagulat na ganito yung naging behavior, naging ganito yung pattern ng church ng Laodicea. All because of the negligent pastor. Hallelujah. So yun po. Now, ang Laodicea, being in the middle of the city of Hierapolis and Colossae, parang 11 miles away from Hierapolis, nandito po yung Hierapolis. Tapos parang 10 miles away from the city of Colossae. Napakayaman po ng city ng Laodicea. Sabi nga, the city of Laodicea is so rich beyond belief. Napakayaman na hindi ka makapaniwala sa sobrang yaman ng lungsod ng Laodicea. Beyond belief. At hindi lang po mayaman sa iba't ibang komersyo, tulad po ng paniniwala na ang pangunahin nagpayaman at nagpasagana sa lungsod na ito ay yung napaka unique at peculiar na mga textiles. Na halos lahat ng textiles, yung mga telang ginagamit ng mga emperor, dito po hinahango sa lungsod ng Laodicea. Very well known sa napaka-unique na textile. Kaya Kuya Lito, kung maghahanap ka ng tela, sa Laodicea ka magpunta. At hindi sa Divisoria. Amen. Sa Divisoria ka lang humahango. Sa Laodicea. Praise God. At meron pang napakahalagang katangian po itong Laodicea. Ayon sa kasaysayan, ang halos mayayamang lungsod, meron lamang isang theater. Pag teatro kasi, yan ay isa sa prominenteng larawan ng isang maunlad na lungsod. Meron silang theater. At yung theater, hindi yung Top Star Theater, hindi yung Axe Theater, hindi po ganon. Yung theater, parang amphitheater. Diyan ginaganap yung mga labanan ng mga gladiators and so on. Mga program ng Roman Empire. Ang lungsod ng Laodicea, very rich sapagkat meron silang dalawang theaters. At pag daw ikaw ay pumunta sa Turkey, at pumasyal ka dito sa ibabaw ng dating Laodicea, yung ancient Laodicea kasi, natabunan na eh. Pero yung pong mga theaters, nakikita pa rin, mayroong mga remains. At dalawang pangunahing theaters, nahiganting theaters, ang nasa lungsod ng Laodicea. Ayon sa kasaysayan, mayroong itinayong stadium sa city ng Laodicea na pwedeng maglaman ng 60,000 people in one setting. 60,000 people. Parang kasing laki ng Pilipina Arena na 55,000. Mas malaki pa ito sa Singapore. Yung sa Singapore, parang 50,000 sitting stadium lang eh. Ang Pilipina Arena natin, 55,000. Itong stadium sa City of Laodicea, 60,000 people ang pwedeng accommodate ng isang stadium. Ayon din sa kasaysayan, ang isang maunlad na lungsod ay meron lang dalawang malaking markets, mega markets. Pero ang city ng Laodicea naging very well known kasi apat ang kanilang mega markets. At ang bawat mega markets parang naglalaman ng 4,500 shops during that time. 4,500 shops. May Louis Vuitton, praise God, may mga yung mga signature na mga shops dito po nakatayo sa city ng Laodicea. At 4,500 shops. Kaya apat na mega markets. Napakayaman ng lungsod ng Laodicea. Materially speaking, napakayaman nila. So rich beyond belief among cities in Asia Minor.
At kaya nga sa sobrang yaman nila, naging self-sufficient eh. Hindi na nagyabang sila eh. Nagmalaki sila. Mayaman kami. Mayaman kami. There was even a time na nang lumindol nung 17 AD at giniba ang lungsod ng Sardis at maraming aftershocks na naganap sa city ng Philadelphia, apektado po ang Laodicea sapagkat kapitbahay lang po ng Philadelphia. Ang sabi ng Roman Emperor, tutulungan namin kayong itayo muli ang nasira ng lindol. Eh sabi nung mga taga-Laodicea, no, thank you. Kaya naming itayo ng mag-isa ang aming lungsod sa sobrang yaman ng lungsod ng Laodicea. Ang Philadelphia, tinulungan ng Roman Emperor. Ang Sardis, tinulungan ng Roman Emperor para maitayo uli. Pero ang city of Laodicea, sabi niya, self-sufficient, mayaman kami. Kaya tinanggihan nila yung alok ng Roman Emperor na itatayo muli ang kanilang lungsod. Ganun sila kayaman. Nakamamangha na ang lungsod ng Laodicea, ayon sa pagkabanggit sa talatang binasa natin kanina, meron silang pampahid sa mata na nakagagamot. Sapagkat sa city ng Laodicea, itinayo ang isa pangunahing medical school patungkol sa mata. So parang doon po itinayo yung napakasikat na sikat na hospital para sa mata. Ophthalmologist at saka ano pa yung isa? Optometrist at yung pong mga ganon. So bantog sila sa eskwelahan ng patungko sa magiging espesyalista sa mata. Kilalang kilala po ang city ng Laodicea para po sa eskwelahan patungko sa specialization ng mata. At meron po silang powder na ginagamit pampahid. Kaya nga pagbabasahin mo yung Revelation chapter 3, meron sinasabi dyan na magpahid kayo ng ointment, eye salve sa mata. Bakit sinabi ng Panginoon yung eye salve? Ginamit ng Panginoon sa kanyang mensahe kay Apostle John yung gamot sa mata. Di ba? Meron binanggit po dyan eh. Sabi, I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich, and white garments. So yung textile, well-known po ang Laodicea. Well-known din sa ginto. Well-known din sa ginto. Well-known sa white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. And anoint your eyes with eye salves that you may see. Bakit ginamit ng Panginoon yung pong refined gold? Bakit ginamit niya yung white garments? Bakit niya ginamit yung eye salve? Kasi nire-relate ng Panginoon ang kanyang mensahe to the actual geographical situation ng bansang ito, ng lungsod na ito. Eh, hindi lumalayo ang Panginoon dun sa mga terminology, yung mga, kumbaga, mga layman's term para maunawaan ang mga pagpapahayag ng salita. Ang ginamit ng Panginoon, mapapansin nyo mula dun sa Epeso hanggang sa Church ng Laodicea, yung mensahe ng Panginoon kay Apostle John has relations to the geographical, political, cultural, and material, financial, economic status of the seven churches. Para sa ganoon, pag pinahayag ito ni Apostle John, yung mga sulat na ito, madaling maunawaan ng mga nagbabasa ng sulat. Pero sa ating inabot ng ganitong panahon, mahalagang may nagtuturo, mahalagang may papatnubay para pag binasa natin, alam natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga terms na ito. Maaaring sa kanila, understandable yung mga term ng Panginoon. Pero sa atin, maunawaan ba natin yung eye salve? Maunawaan ba natin yung mga cold nor hot nor lukewarm? Hindi po basta-basta eh. Yung textile, yung white garments. Pero yan ang ginamit ng Panginoon.
para madaling ma-convey ng mensahe ng Panginoon to the people during that time. Pero ngayon, there has to be the guidance of the Holy Spirit. There has to be proper interpretation and rightly dividing the word para mailapat natin, maisubmit natin to the congregation nang naaayon sa kanyang kalooban. Kaya surface reading lang, walang magpapaunawa. How can you understand? Surface reading lang at walang magpapagtuturo. How can we relate? Samantalang itong mensaheng ito is applicable to our times. Glory be to God. So yung eyesalve, bakit po eyesalve? Kasi meron pong isang popular na gamot na ginagamit na ointment. At ayon po sa kasaysayan, nakakagamot talaga yung pamahid, eye powder. Ang tawag po nila ay Phrygian powder. Isang pamahid sa mata na nakapagpapalinaw ng paningin, nakapagpapagaling. Ang tawag po doon, Phrygian powder. An eye salve that can be used so you can see. Now, isa pang background. Bakit sa dinami-dami ng mga iglesia at mga mensahe ng Panginoon, dito niya sinabi na mas gugustuhin ko pang kayo ay malamig at mas gugustuhin ko pang kayo ay maging mainit kaysa kayo ay maging maligamgam? Sapagkat kung kayo'y maligamgam, iluluwa ko kayo. Na bakit nasabi ito ng Panginoon? Again, using yung layman's term. Ang Hierapolis po kasi ay isang lungsod on top of the city of Laodicea na mayroon pong mineral ng mainit na tubig. Kumbaga sa atin, Pansol. Hot spring. Meron silang hot water. At yung hot water nila, well known sa Hierapolis. Kaya yung tubig, actually ang city ng Laodicea, walang source ng water. So sila ay umaanggi lang, namamalimos lang ng tubig na nanggagaling sa Hierapolis. Kaya lang, ang tubig na nanggagaling sa Hierapolis ay hot spring. Mainit. Parang sa Mambukal, sa Negros, sa Bacolod. Napakainit. Pwede ka nga daw maglagay ng itlog, tapos luto. Nakapunta na po ako doon sa Mambukal eh. At meron po kaming pinuntahan sa Camiging Island na napakainit din nung may hot spring na nanggagaling sa parang kabundukan eh. Hot spring. So yan po yung tubig na nagmumula sa Hierapolis. Tapos sa ilalim, on the side of city of merong Colossi. Yung Colossi naman ay well known sa napaka-repressing cold water. Kaya sa pagitan ng mainit na tubig at sa pagitan ng malamig na tubig, ang Laodicea ay maligamgam. Kaya yun po yung geographical, yan yung culturally speaking na sinasabi ng Panginoon. Tapos ia-apply natin yan sa spiritual na kahulugan ng ibig sabihin ng Panginoon. At wag basta-basta po ninyong ituturo yung lukewarm na mga mananampalataya na isinusuka ng Panginoon. Kasi may mga pastor na iginagamit ang talatang ito para takutin ang mga members nila. Na kung kayo mananatiling maligamgam, hindi kayo mag-tap-tights, hindi kayo mag-church, hindi kayo mag-serve, hindi kayo magpapagamit, at kayo'y magiging nominal at common lang na mananampalatayang umatend o hindi, mga lukewarm kayo. At ang mga lukewarm, isinusuka ng Panginoon. Kaya yung mga tao, pag narinig kay Pastor, naku, lukewarm daw ako. At isusuka ako ng Panginoon. Paano na ang aking kaligtasan? Paano na ang aking buhay na walang hanggan? Kung sa kabila ng lahat, ako'y sinukat at tinimbang at lumabas ang resulta, ako ay maligamgam. At kung ako'y maligamgam, ako'y isusuka ng Panginoon. Culturally speaking,
Ang city ng Laodicea, umaasa lang sa mainit na mineral water ng Hierapolis. At umaasa lang sa malamig na tubig na nanggagaling sa bundok ng Colossae. So, ito yung pinaghahanguan nila ng tubig. Kaya, pag mainit sa Hierapolis, pag malamig sa Colossae. Yan po yung pinaghahanguan ng tubig. Pero sabi ng Panginoon, mas mamainamin kung kayo'y maging mainit at kayo'y maging malamig kesa kayo ay maging maligamgam. I would rather have you cold because you are neither cold nor hot. Diba sabi niya? Sabi, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold, were hot. So then because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So yan po yung cultural background ng bakit may malamig, bakit may mainit. At spiritually, ipaliliwanag po natin next Wednesday. Sa lahat ng sumubaybay ngayong gabi, maraming salamat po for bearing with us over the past 1 hour. And I hope and pray that you are blessed today. I hope you are enlightened today. And we will be continuing on next Wednesday. We will be picking up, hallelujah, kung saan tayo, from where we have left off. Praise God, I know and I truly believe that you are blessed, you are encouraged and strengthened tonight. Hallelujah. Be safe and stay protected. We love you so much with the love of Jesus. See you again next Wednesday for the continuation of this topic, the message of Jesus to the church in Laodicea. God bless you all. We love you so much. In Jesus' name.